Rodrigo Roa Duterte! Lights, please, lights. Sigaw niyo sa puntao! Ang nagmalasakit, nagmahal! Kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paos ang boses ko. At pasensyahan ako, ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magagandang dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito, meeting de avance? Alam mo, nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa, hinirang. 400 years, nagtiis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, 10 palo sa katawan mo. You doubt my... Ayan si Father Ivasco, chief of staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan. May plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Ivasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa Katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison Waray, pati si Father Ivasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makikisapalaran sa NPA. Sabi ko, wag. Kasi pare yan, puta, alam mo ang Diyos nandiyan eh. Eh kung ito lang naman yan ang prinsipyo, iduluhiya,
eh, hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Eh, sabi ko, kulungin na lang ninyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Cory. Eventually, na-release siya sila lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga isparo nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas yung pagpatay. Wala. Barangay captain, konsehal, military, navy, police, puro may pamilya, anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo malang mabinta sa mapayapa na panahon, eh. So kinuha ko siya chief of staff, tapos umuwi siya sa Bohol, naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon, kasama tayo, at maraming salamat. You guys from other parts of the Philippines nagpunta rito para lang makipagduyog sa Bisaya, sumama lang sa ating, kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating the purpose of why we are here. Wala akong, no longer in politics, I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O, sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor,
pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ilocano, Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution, parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin, maggawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. May mga sahig, nandyan lahat. The mesa, desks, chairs, and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nakaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution.
Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution so Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta ang Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo kung magkaletse-letse yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige, pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Ano klase yung putang inang yun? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganun, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente, ako naging mayor, ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Malinis, no? Baka ihi mo ito, ha? Kakaubos talaga ng laway itong... What do you expect? The national government, particularly ang Malacañang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, gano'n na gano'n, you never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral,
at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? Yun o, national, provincial, city, munisipyo, then di barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi lang man ninyo ginamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay, hindi pa. Pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacañang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then, Magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganun dapat, ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pahabain mo ang termino. Gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong, pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacañang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote, to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery.
magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako, yan o. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan Mayor ako, pinakamatagal. Naging Congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga belaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanian, nakatamaraw, paglabas niyan, ng Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacañan, lipad ako dito. Munta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang putang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa.
No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag-parlament, itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh, marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacañang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacañang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacañang dyan. Oh. Hindi ako ng pabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman. Yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Alam mo bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila,
walang inisip kung hindi paano tira, titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya, hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga Paway, taga Batangas, taga Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang, pagkatapos, bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga militare. Gusto ninyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi. Shower lang yan doon sa Malacanang ginagawa nila pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito election. Naka-focus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng Constitution, lalabas yan maganda, kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol
Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative, or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipaunin na lang ako, nagkagin ako ng ano, may mga congressman dito, ito yung matitino, nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi man kasi niya ako hinayaya, kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang makapag... Ako, galit talaga. Bakit po putang ina? Galit siya. Bakit? Bisaya pa, makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ginamin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacañang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon, the real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe sa kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacañan, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at Taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo, yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng 1,100, tanggapin mo, pera ninyo, yan! Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas lang naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano, mga kasalanan, mga kabit, ganun. Sabihin mo agad kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambus ko yan sa ulo mo. Putang ina ka.
buksan mo yung puwertahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan ninyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po.